guys, welcome again to my YouTube channel. I'm Instructor Monski. I'm a certified fire instructor. At the same time, I'm certified gun safety officer instructors and range officers. So ngayon, mag-assemble isa mo tayo ng M16A1. So yung detail na assemble. Simula sa pinamalit na parts hanggang sa lahat parts. Okay? So ito is para sa mga estudyante ko ng mga gunner's mate. So ito yung request nyo and ito yung request nyo. So first nating gagawin is check mo natin yung rifle kung may naman wala. Kung wala, squeeze mo lang sa safe direction. So ito yung lower receiver and upper receiver. Dito tayo mag-start sa upper receiver. Ito yung bolt carrier assembly niya and charging handle. So dito sa bolt carrier assembly, tanggalin niyo muna yung retaining pin. Bolt cam pin, ito ang bolt carrier and bolt assembly. Kaya tinawag siyang assembly kasi may mga parts pa siya. So tingnan natin yung extractor fin, so napakaliit na parts niya. And ito yung sa kanyang extractor. So hindi natin tatanggalin yung gas ring kasi baka ma-deform siya, at saka yung ejector. So may pin ka dito, wala tayong pagtanggalin siya. Then tanggalin natin ang handguard. So pagpunta tayo ng handguard, push lang down yung slip ring. Then provide kayo ng gas scoop. So hindi na natin tatanggalin itong kanyang gas tube at saka itong pencil pins kasi wala tayong special tools na pagtanggal. So wala natin tayong tatanggal dito. So proceed tayo sa lower receiver. Dito mas medyo mas marami tayong tatanggalin. So una natin tatanggalin is yung kanyang hammer, yung disconnector, saka yung kanyang trigger assembly, sear, tsaka itong kanyang safety lever. So mag-start tayo sa hammer at saka yung kanyang hammer spring. So next is yung kanyang trigger fin, kanyang disconnector, kanyang trigger at saka yung trigger spring. Next is yung sear. Kanyang sear pin. And kanyang sear.
i-manage yung kanyang safety level at saka ito pa. Buffer and buffer spring. So tatanggalin natin tong kanyang pad. So may screw siya dito, dito ay mag-a-. Tanda lang tayo pagtanggal nito kasi meron siya dito parts pa. Ito yung natawag nila na takedown detent at saka takedown detent screen. Okay, ito yung bat. Ito yung kanyang buffer tube. So ito yung sinasabi kong parts. So napakaliit. So ang tawag dito is takedown detent screen. So medyo maliit yan. Kaya ingatan nyo. Natin itong kanyang buffer tube. So, kung patanggalin ng buffer tube, dapat hawakan nyo itong kanyang buffer retainer kasi yan, tatalsik. Hawakan nyo lang yung buffer retainer and yung kanyang buffer. Ito ang buffer retainer at yung kanyang spring buffer retainer spring. So, ito na lang natitira. Tanggalin natin itong pistol grip at saka yung safety. So itong kanyang safety detent spring, yan ito siya nakalagay. So maliit din ito na parts. Alas pagkapare sila ng kanyang takedown. So meron siyang detent na tinatawag dito. Safety detent na siya yung nagbo-hold dito sa safety lever. Ayaw mabulog na manok. Take down. Yung sinasabi ko na pinakamaliit na parts yung kanyang takedown detent. Sama yan yan. So wala na maliban dito sa machine button. Magazine catch niya. Then, magazine catch mo.
button at spring. So hindi na natin tatanggalin itong bolt touch niya kasi wala tayong special tools. So dapat sakto lang yung parts na pasok natin ito sa loob. Kasi pag hindi, sila yung kanyang frame. So wala na tayong ibang mabaklasin. Yan lang yung parts na so yan yung mga parts ng M16 rifle A1, so hanggang sa pinakamaliliit na parts. Yan, nakikita nyo. So wala na tayong iba pang tatanggalin. So kung alin yung huli nating tinanggal, yun din yung huli natin babalik. So mag-start tayo dito sa magasin clutch foot. Tapos yung kanyang safety detent spring. Kumapit na siya, ilagay mo yung tongka niya. Buffer retainer at saka yung buffer sleeve. Kunting ipit lang dito, hindi kailangan ng sobrang ipit. Then, lagay natin yung kanyang
Ganyan. Seer. Tapos kasi makahari niyo yung kanyang screen. Huwag niyo siyang pupukukin kasi makupukin. Pantayin nyo lang yan dito sa baka magkamali kayo dito, pwede rin na ganito yan. Kamali yun. Thank you.
dito, push mo lang yan dito. Okay na. Balik. So pag ayaw pumasok to, ikot mo lang tong kanyang bolt assembly. Ayan. Mag-shoot na siya. Then, twist. Pin saka yung retaining pin. Okay na, natin yung hand guard. Siya papasok po na agad itong position kaya naman naka-straight na po. Okay. Okay. Good. Yan guys, tapos na tayo mag-assemble ng M16 rifle. So I hope na meron kayong natutunan sa vlog na to. At kung meron man kayong natutunan sa vlog na to, huwag niyong kalimutan mag-like and share. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel, Instructor Monski. Search niyo lang yan sa YouTube. And thank you for watching.